Dapat tayo kapag bumili ng wants natin, ang gamit natin, ang rule, passive income. And that means that we have to create our investment portfolio first, tapos saka tayo mas makakabili ng ating mga wants. Saka Vince, kasi natetempt yung mga tao sa installment. Kasi nga, pag dinivide mo yung actual price ng isang bagay, for example, in 6 months or 12 months, depending on the installment cycle, nagmumukhang maliit yung babayaran. So sa tingin niya, kayang-kaya ko itong bayaran. At may pwedeng kaya nga talaga. Correct. Pero, again, hindi na pupunta sa tama yun. Correct. Oo, kasi palabas pa rin siya eh. So, di ba, mas maganda rin naman talaga na unti-unti sa investment. Naku, sabi ko talaga, malaki ang mag-i-improve sa inyong financial standing. Patunay ako dyan. Oo, kapag yan ang ginawa ninyo, no? Okay, magpapasalamat din ako kay Rosalie Velasquez. Share done po. Sabi niya, happy birthday po, Sir Vince. Thank you. Thank you, Rosalie. Ayan, oo. Di ba, social, parang mamahali ng pangalan Rosalie niya. Oo. Ayan, okay. So, tingnan natin ano pa ba. So, buying once on installment, ano pa ba? Lack of income streams. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, nag-rely yan sa isang active income lang. Oo, or dalawa mag-asawa. Diba? Asawa. Pero iisang kind lang, active income. Oo. So, mas maganda kasi kung diversified yung pinanggagalingan natin ng income. No? Maganda kapag yung income na kinikita natin coming from passive income, from active income, tapos yung passive income natin, titingnan pa natin siya. Ito ay yung ano, no, madami. So may rental, may dividend, may capital gains, ganyan. Actually, ang pangarap nga natin sana ay yung active income natin, nanggagaling yan sa isang bagay na dahil passion na lang natin. Yung alam niya, active income siya, pero ginagawa mo yung trabaho na yun kasi talagang gusto mo lang gawin. All others are actually passive. And right. They can afford the lifestyle that you want. Right, oo. So, yun. So, to address yung lack of income streams, ang pinakasagot talaga dyan ay investment. Yeah. And we are going to talk about that in a few minutes together with our students from Abu Dhabi, Dubai, and Doha. Pero I would like to share something, ano? Kasi ito po, naku, alam ito nila Errol at Bai, mga sa Doha, no? At saka yung iba pa nating mga social investors dyan, mga secretariat natin, who are aware of our social investments, no? Inaabangan kasi nila yung organic options, di ba? So, ilalaunch ko po ngayong gabi ang organic options 2, okay? So, kasi po na fully funded na yung OOI natin. So, ngayon ay magkakaroon tayo ng OOI 2, okay? So, ang OOI 2, ang JV contribution po natin dito, ang kailangan ay 10,000 pesos ang minimum natin na contribution. So, this is the social investment that you can participate. No, nasa canvas naman po yung details nito eh. Ang maximum JV contribution po natin ay 500,000 per each organization. This is to ensure diversification of the portfolio and avoid concentration of portfolio to a few. Wala pong entry fee dito sa pagsali sa ating joint venture at 1 year ang ating term, quarterly ang payout. Okay, so 3% ang exit fee kapag niredeem natin yung ating joint venture contribution before 2 years. Ang payout sa wallet ay mapupunta, hindi yun mag-earn ha kapag nag-payout na tayo. Ang payout po natin ay every quarter. So, tumataginting na 10% per annum po ulit. Nagbabalik ang 10% per annum natin na fixed rate based on diminishing balance sa OOI, okay? Pero medyo maliit lang ang ating maliit lang ang ating fund na na kailangan na ma-raise, 3.2 million pesos lang. So, kayo po sa Abu Dhabi, Doha at Dubai, kayo po ang unang-unang nakarinig nito kasi pakiramdam ko po kapag na-announce ko yan ngayon na ako dadagsa. Kasi yung Modelo 1, it only took 1 week na matapos. Ito, I think maraming mag-uunahan, ano? Pero we have to remember, ha? If you join the Working Capital Joint Venture here in ZP, wala po itong guarantee. We are all in it together. We earn when you earn. We lose when you lose. Okay? So, pag kayo po ay interested
abang-abang lang kayo ng kaunti, no? Kasi ayusin ko lang ha, tumika ka muna, Ed. About the investment. Hindi mo nabanggit kanina ay, ang minimum participation natin dito ay 10,000 uh-huh. at lagi na in denominations of 10,000. Mm-hmm. So, di ba 10, 10, 10, 10 yan? At ang pwede na isang tao na maglagay sa isang organization ay hanggang 500,000 lang. So, ibig sabihin nga nun ay kailangan may diversification. So, kung marami, may mga ganyan kasi tayong kasamahan ano, na malaki yung pera nila, hindi po pwede na, for example, 1 million ay sa isang organization na natin ilalagay. Talaga hanggang 500,000 lang. Uh-oh. So you can actually choose among the options that SEDP provides sa mga organizations na support natin sa SEDP. At doon kayo pa pwedeng pumili kung saan yung gustong i-break yung inyong amount na i-invest. Ayan. Okay. Sige. So ayan, ready na. So yung ano natin, yung a keyword natin dito, if you're interested. Actually, hindi pa po ito naka-set up ha, kasi kakagawa ko pa lang nung ating PowerPoint presentation. So, mamayang pagkatapos ng session, saka ko pa lang siya magagawa sa ating messenger. Tapos, doon nyo pa lang magagamit ang ating keyword. So, bukas nyo para bukas sigurado. Pala bukas pala para sigurado. Pero ang keyword po ay OOI space 2. No? Yan yung ating OOI2 na investment. Nako, alam ko talaga. Sure lang ako talaga kay Errol at saka kay Bai. Kasi si Errol at Bai, favorite ko sila. Okay. Well, okay, di ba? Hindi kasi sobra silang, sobra silang supportive dahil we're also promoting Islamic finance. Eh, mga Muslim friends kasi natin sila. So, ayun. Bye. Ayan. So, OOI2, I'm sure, mag-uunahan na yung dalawang yan. No? Okay. So, yan ang ating, maikling session lang natin for investments, no? Taking a look into money traps for the middle class, okay? At syempre, huwag natin kakalimutan ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ayan. Okay. So, ngayon punta na po tayo sa ating mga frequently asked questions about investing where we will answer questions from comments in our Facebook and YouTube posts. At ang mga sasagot po naman ngayon ay tutulungan tayo ng ating mga participants from Abu Dhabi, Doha, and Dubai bilang kanilang patunay na natuto na sila sa financial literacy dito sa Ateneo Offline. Papakinggan ko mabuti yan. Oo, ayan. So, ayun ako, may mag-grade sa inyo. Ay, ako, okay lang, no? Pero ito, strictong professor to, di ba? Ayan, sige. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan, o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.